Pagkikita ni Vhong at Deniece hindi natuloy. Lolo ni Deniece may payo sa apo. Makalipas ang mahabang panahon, nakatakdang na sanang magharap muli ang TV host-comedian na si Vhong Navarro at ang dating model na si Deniece Cornejo. Inaasahang muling magkukross ang landas ni Vhong at Deniece kung sakaling pareho silang sisipot sa hukuman para sa nasabing court proceedings ngunit hindi ito nangyari. Hindi nagkaroon ng pagkakataong mag-face-to-face sa hearing nila noong 11 ng Oktubre, si Vhong at Deniece dahil sa pamamagitan ng online dumalo ang aktor at hindi siya nag-plead kaya't ang korte na mismo ang nagsabing, not guilty, ito. Kamakailan lamang ay bumitiw na umano si Attorney Ferdinand Topacio bilang abogado ni Deniece Cornejo laban sa kaso ng komedyanteng TV host na si Vhong Navarro. Ayon sa attorney, he does not wish to pursue the current direction of the case. Dagdag pa niya, in good conscience and ethics, he cannot continue his services. Klinaro rin niyang he has previously represented Deniece upon the request of the family, lalo na raw si Rod Cornejo, na kanyang kaibigan. Samantala, may payo naman ang lolo ni Deniece sa apo. Sana'y maareglo na lamang ng TV host na si Vhong Navarro at ng dating modelo na si Deniece Cornejo ang kanilang mga kaso. Sa panayam sa lolo ni Deniece na si Attorney Axel Gonzalez ng TV Patrol, ay nasambit niyang sana'y magkaroon ng aregluhan ang apo niya at si Vhong dahil pareho naman silang may kaso sa isa't isa. Kung ako ang tatanungin as a lawyer no, hindi ko pinangungunahan si Attorney Kaliha, di ba? But as a lawyer pareho silang may career dapat i-settle na nila ang problema. Because may rape case si Deniece kay Vhong, si Vhong naman may kasong serious illegal detention sa kanila, so what will you do? Ang punto is tulungan na lang natin ang korte. Let us settle all these problems na pwedeng ma-settle diba? And then move on na lang para sa akin, ani ni Attorney Gonzalez. Marami ang nagulat sa pahayag na ito ng lolo ni Deniece kaya ang tanong sa kanya ay, is this something that you recommend to Deniece? No, that is what my personal opinion. Hindi ko i-hold ang grupo no, especially marami yan sila. Para sa akin dapat siguro mag-settle na lang sila, mag-move on na lang para matapos na kasi ang mga nakikinabang lang dito mga abogado, katwiran ni Attorney Gonzalez. Hiningan naman ng reaksyon ang lead counsel ni Deniece na si Attorney Kaliha tungkol sa opinyon ng lolo ng dalaga pero tumanggi itong magbigay ng komento. Dahil ang usapan daw nila ni Deniece ay mabigyan ng hustisya ang ginawang panghahalay umano sa kanya ni Vhong at wala naman silang napag-usapan tungkol sa areglo. Hanggang ngayon ay nakapiit pa rin si Vhong sa detention center ng National Bureau of Investigation (NBI) matapos lumabas ang warrant of arrest para sa kasong rape. Bago ikulong, sumuko na ang aktor sa NBI nang lumabas naman ang warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness na unang isinampa ni Deniece. Nakapagpiansa siya sa nasabing asunto pero idiniretso na siya sa kulungan dahil sa paglabas ng warrant of arrest para sa kasong rape kung saan walang inirekomendang piansa para pansamantala siyang makalaya.